Mga kapatid, sa banal ng Panginoon nito, hindi namin pagpapasalamat sa taon na ito ng inyong pag-aaral 2016-2017 sa mga gagawin, sa mga may honors, sa mga mag-aaral ng paayon ng pag-ilal, pag-isulisi sa lahat na aangat, pag-aarapas, bilang commencement, graduation, ay panalangin natin sa harapan ng Panginoon ito pa. Na ang taong ito ay tunay na naging makabulugan upang madagdagan ang aming kaalaman, upang matutunan namin magmahal sa kapwa at sa Diyos. So, mahal na ito ay ipagpasalamat namin sa Kanya sa araw na ito, lalo-lalo na para sa inyo na mag-aaral ng centuries. At upang maging karapat dapat ay kapanaw ang pagsasiyan natin ng mga kasalanan at ang kapatid. Inaamin ko sa kapatid ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa ng pag-asal sa isip, sa liga, sa gawa, ang sa aking patutunan. Kaya salamat sa Diyos.
iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Kapaglabas namin sa bansang mabaksik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay at aking inigilis. Ipinababa ko ang pasaling basket. Niligtas kita sa gitna ng hirap. Niligtas kita na ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinugod mo kita sa gitna ng tindad at sinubo kita sa balis ng riba. Kapag nausap, ako'y inyong dinig. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong maging koran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat kumura. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumulus sa iyo sa Egypto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. At tangin ko, Mahal, sana ako'y sundin. Sundin ng utos ko ng bayan ng Israel. Ang lalong mabuting buwan itong pigo, ang siyang sa ito'y ipamakain ko. At ang gusto ninyong masarap na ulot, ang siyang sa ito'y aming ibubulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayin mo. Kayo ay bata,
Isang pagpapasalamat. Isang pagpapasalamat sapagkat tayo ay nakilala niyo. At tayo ay nakapag-aral na isang nakalipas sa taon. So pagpasalamat tayo sapagkat tayo ay pinagpulo ng inyong mga pagulang. Mabigyan tayo ng maayos na kaalaman. So kaya huwag natin kalimutan ang patuloy ng pagpapasalamat. At ganoon din para sa mga tao naging kasama natin sa nabanggit ng pagkilos, partikular para sa iyong pag-aaral. At magpasalamat tayo sa inyong sarili sapagkat ginamit ninyo ang taong ito para tunay na makahulugan. Kayo ay nag-aaral, kayo ay gumagawa ng assignment, kayo ay binabasa ninyo yung mga exam. So mahal ng bagay ng kapusahan ay bahagi ng aming pag-asalan upang magkaroon tayo sa sapat na alaman para sa ating pinabukasan. So magpasalamat kayo sa Diyos, sa inyong mga magulang, sa inyong mga guro, sa inyong mga kaklase, sa inyong mga pastor. Pangalawa ay nawa ang inyong maalaman na ibalitaan upang tayo ay lumago. Lumago at tulad po na saan? Sa bilang na ngayon sa Ibanghelyo ni San Marcos. Ano sabi ko ngayon sa Ibanghelyo ni San Marcos? Ang pinakamahalagang utos. Matutunan natin ang pinakamahalagang utos. Ano yun? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kanilin siya. Kapwa. Ngayon lang na. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sana yung ating natutunan ay doon natin darinig para sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sa nangyawari ng tutunan ay huwag paghintaan ang marunay ay maging makasaloy. Ito'y gawin natin para hindi na magsa at lumaran natin ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Nangyawari ng mga ay maging daan upang tayo ay huwag maging daan. Huwag tayo tingnan lamang natin ang ating sariling kapakanan. Tingnan din natin ang kapakanan ng mga tao nasa paligid natin. At maging lang mga pangalaman mo, ang pwede natin itong mabigyan natin. Tatlo. Ang tatlo. Nawa ko ng inyong pastor ay matulungan tayo na may pakita ang pag-ibig nito sa Diyos at sa kapwa. Sa tatlong ito, ano ito? Ang pag-ibig mag-aaral. Sana tayo ay tinuturuan na pag-ibig mag-aaral. Maging pag-aaral sa ating mga magulang. Huwag tayong masaway. Huwag tayong sagot ng sagot. Itama natin yung ating mga magulang. Huwag natin
Maliliit na pagtulong, simulan natin sa loob ng pamilya. Ewan ko sa
Isa pa! Isa pa! Charity is a home. Paano kayo makatulong? Yung mismong nakalala ko hindi na matulungan. So, kahit maliit na pamamata, gumawa na kayo ng pagkilos. Na kayo makatulong sa ating tahanan. Doon natin simula. Doon tayo mag-practice ng pagkulong sa loob ng ating tahanan. So, dalawa na. Una, para may maayaw natin yung mga yung pagkamahal sa Diyos at sa kapwa, ano yung ulan? Makalimutin yung nakagal. Ano sabi ko yung ulan? Katulad ng batang sa Jesus.
tayo lumalapit kay Jesus. Kaya, manapin natin na usapin sa Jesus. At ang pangalan na ako natin ngayon, every Saturday, yun ay maraming naman ang ikusin. Pero alam mo, medyo malaki yung hapon kasi ngayon po, ay isang taong taon na pagkapakita ng mga pagdaling Maria sa Fatima. Sa tatlong bata, yung buong pagkapakita ng mga pagdaling sa Fatima, Portugal, ay siya nagpakita sa tatlong bata. Ang yun po'y nangyari noong unang pagkapakita ko, March 13, 1970, mag-iisang taon na ako po sa March 13, 2007. At isa pong mensahe na ibinigay ko ng mahal ng Fatima, pero opinion ng 7 beses na kanyang pagkapakita sa tatlong bata na iyan. Ang sabi niya, "Mamasin ba kayo?" At tumanggal ang mga pangulo, yun ang sabi niya sa tatlong bata, tatlong bata na iyong pagkitaan na mahal na iyong Maria, patulad nito. Ano sabi niya, "Mamasin ba kayo?" At tumanggal ang mga pangulo, hindi na
Ama namin dumita upang iyong kalugdan ang aming namaalay at isa'y mabagod sa lahat ng kasalanan ng buwan kong ipaipuro na kami masilaw ng inanang mawag ng kaligayahan. Kundi patuloy po kami sa